Alas 11.22. Nananawagan po ng tulong ang isang pamilya na nabiktima po ng aksidente nitong 14 ng Nobyembre sa Santa Rosa, Laguna. Isa po ang patay habang dalawa ang sugatan. Matapos masagasaan ang magkakaibigan ng isang truck na pag-aari ng kumpanyang Technic Automobile Specialist. Pero reklamo ng pamilya matapos silang bigyan ng maliit na halaga, hindi na sila tinulungan pa ng kumpanya na nakasagasa sa biktima. Narito po ang report. Lumapit sa tutok toll for reload ang dalawang ama para idulog ang problema ng kanilang mga anak na sina Brian Tejada at Jeffrey Estella na kapwa na sagasaan ng truck nitong 14 ng Nobyembre sa Santa Rosa, Laguna. Kwento ng tatay, nakasakay sa motorsiklo ang mga anak nila kasama ang isa pa nang sagasaan sila ng truck na nag-counterflow sa kalsada. Tatlo po silang nakasakay, ang anak ko at saka yung dalawa niyang kaibigan. Nakasakay sa motor tapos ang isang kaibigan niya ihahatid sa bahay nila. Pagdating po sa Coca-Cola, nag-counterflow po ang truck kaya inabot silang tatlo. Hanggang ngayon, nasa malubhang kalagayan ang anak ni Tatay Junicio at nasa Intensive Care Unit o ICU ng Santa Rosa Medical Hospital dahil sa mga tinamong sugat sa katawan. Ang anak naman ni Tatay Ismael Estella agad binawian ang buhay nung araw ng mismong aksidente. Nakulong at nakasuhan naman daw ang driver ng truck. Pero ang kumpanyang Technic Automobile Specialist na nagmamay-ari ng truck, hindi na raw tinutulungan matapos magbigay ng maliit na halaga. Ayon sa dalawang tatay, binigyan lamang daw sila ng kumpanya ng ₱15 na dinerecho sa ospital. Gusto kong panagutin po yung nakasagasa po sa aking anak. Yung kumpanya po ng Technic Automobile Specialist po. Gawa po nung laki po ng bill namin sa ospital hanggang po sa punerarya po. Dagdag pa ng mga biktima, kulang na kulang daw ang ₱15,000 sa laki ng gastos nila sa ospital. Hindi na raw sila hinaharap ng kumpanya at tanging mga taga-insurance na lamang ang kumakausap sa kanila. Agad naman nagtungo ang aming team sa sinasabing main office ng kumpanya sa Paco, Manila, ngunit tumanggi ang mga itong magbigay ng kanilang panic. Itinuro nila kami sa opisina nila sa Santa Rosa, pero tumanggi ring magpa-interview ang mga kawani ng naturang kumpanya sa Santa Rosa, Laguna. Ang pamilya ng biktima naman, nagmamakaawa na sa kumpanya na makipagtulungan sa kanila, lalo na ang pamilya Estella na hanggang ngayon ay hindi pa mailibing ang pamilyang namatay dahil sa kakulangan ng pera. Kaya nakikiusap po ako dun sa kumpanya na yun na sana naman po bilang tao sa tao, sana naman po maiuwi na po namin yung kapatid ko para mailibing po siya ng maayos. Para sa Tutok Toll for Reload, Kim Firmalina. Po ng aming telepono ang isa sa ang ama ng isa sa mga biktima na si Brian Tejada na nasa ospital pa hanggang ngayon, si Mang Junicio Ablona. Magandang umaga, Mang Junicio. Mang Junicio, good morning. Good morning po, Sir Idol. Good morning po. Ano ang sabi sa inyo ng adjuster ng insurance ng truck? Pumunta po nung Lunes sa hospital, sir. Kinuha lang yung updating bill ni Brian. Tapos wala na pong paramdam. Hindi nila sinabi na sasagutin. Dapat sagot nila yan, sir. Wala po silang sinabi. Basta titingnan lang daw nila ang billing nung anak. Anong pangalan? Would you happen to know kung anong pangalan ng insurance and truck na yan? Anong pangalan ng insurance? Yung kumuha po nung billing sa akin sa hospital. Russell po ang pangalan, sir. Hindi po, yung insurance mismo, sir, kailangan natin kasi ireklamo ito sa insurance commission para ang insurance commission po ang tatawag sa kanila at uutusan sila na bayaran ng tama ang mga biktima. Kasi po, ito insurance, sir. Palagay ko, binabarat kayo ng mga hayop na ito
para ika nga hindi malaki yung kanilang gagastahin. Kaya nga ho, ilalapit natin itong problema ninyo sa Philippine Insurance Commission. Sila po ang nangangasiwa ng mga ganito kung magkano at tama ba yung ibabayad sa inyo o hindi. Dapat ho ilapit natin, kaya kailangan kong makuha ang buong pangalan ng kumpanya ng insurance ng truck ng technic mo, automobile specialist. Kopya nyo, Sir Mang Dionisio? Opo, opo, sir. Opo, sir. Detect ko na lang po ang pangalan ng insurance, sir. Okay. Nakuha ko na, sir. Federal Phoenix Insurance. Ito ho sila, Federal Phoenix Insurance. Ganito na lang ho, sir, ang gagawin natin. Kung ayaw ho nila, tinatawagan ho namin ng Philippine Insurance Commission. Medyo busy lang ho. Okay, ready na ba ito? Si Rasi Lagman? Okay, sandali lang. Aha, sandali lang ho, Mang Dionisio, ha? Russell Lagman, magandang umaga sa iyo. Opo, magandang umaga po, sir. Si Erwin Tulfo po ito, live tayo sa Radyo Pilipinas, nationwide. Ano ang plano ninyo dito ngayon sa mga nasagasaan ng automobile, technic automobile specialist? Sir, naka-recommend na po yung sa insurance yung pinroses na namin. Iniintay na lang po namin yung advice ng insurance. Kasi yung, sir, yung coverage po ng amount ng insurance nung naka-insured, hindi po sufficient dun sa tatlong na aksidente. Sinabihan nyo na ho ba sila yung technic automobile specialist na hindi sapat? Opo. Nire-relay po namin ito doon sa ahente nila, no? Lahat po ng... Magkano, when you say hindi sapat, magkano lang ang pwedeng ibayad o isagot ng inyong kumpanya ng insurance? Sir, hindi po ako sa insurance. Kami po ay adjuster. Kaya nga, would you happen to know kung magkano lang ang sasagutin? Actually, this is confidential po eh. Hindi po namin inaano po yung dinidisclose po yung amount of insurance. Ay, ganun ho ba? Siguro naman may karapatan naman ang pamilya. Yung pamilya, sinabihan ba ninyo? Kasi hindi yun ninyo pwede sabihin na confidential dahil biktima itong mga ito, kagaya nitong sila yung na-aksidente na nasa ospital ngayon, si Tejada. Hindi ninyo pwede. Sabi, kailangan malaman nila kung magkano ang pwedeng ibigay sa kanila para mabayaran yung kanilang hospital billing, Mr. Russell. Sir, actually po, ang ginawa po namin, nirecommendan na po namin yung full amount ng coverage po ng insurance nung naka-insured. Ayun. No? Insurance po. Tapos bahala na po siguro ang ano doon, ang operator nung truck, ano, kung ano po yung... paano niya po yun ni-negotiate sa mga aksidente doon po sa mga pamilya. Anong klaseng, hindi ba full insurance coverage ang hawak nitong kumpanya na ito? Hindi ba pag mga ganito, dapat naka-full coverage po ito? Opo, actually sir, mayroon naman certain limit amount po kasi yan eh. Bakit hindi sapat? Sabi niyo hindi sapat para doon sa tatlo? Oh sir, kasi po, binerify po namin yung mga running outstanding hospital bill nila nung nakaraan po, umaabot na po sa 300, yung isa 150, tapos yung isa po 100, parang 140 po. So kung total mo yon sir, hindi po kakayanin ng insurance, full coverage po niya. Hindi kakayanin. Opo. Kasi kaya po ang ginawa namin dito sir, Sir Erwin, inano po namin, parang nire-release na lang po yun. Nag-recommend kami sa insurance na i-release yung full amount na coverage, no? Bahala na po dito siguro yung naka-insured kung ano po yung amin niya. Alright. Sige po. Maghihintay na lang po kami ng advice sa insurance. Sige po. Alright. Maraming salamat, Mr. Russell Lagman, insurance adjuster. Good morning po sa inyo. Magandang umaga rin po, sir. Alright. Sino ba yun? Si Tatay, ano ba pangalan nun? Yung nasa... Mang Dionisio, narinig ho ninyo? Opo, sir. Opo, sir. Pinaprocess na raw ho ito, pero kahit ho ako, hindi ho ako sang-ayon na sasabihin hindi sapat yung insurance ito. Kailangan pa rin ho natin ilapit ito sa Philippine Insurance Commission para ho makakuha tayo, makaklaim ho kayo ng sapat na compensation sa inyong anak. O kung di ho kaya,
tutulungan ho kayo namin na idemanda ho itong kumpanya na ito para mapuwersang magbayad sila, sir. Kung okay opo lang sa inyo. Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Sige po, punta ho kayo next week sa amin ho at sampano natin ang kaso ito para ang korte ang mag-issue ng order na bayaran lahat ng pagkakautang niya sa tatlong biktima, Mang Junicio. Okay ho ba sa inyo yon? Opo, sir. Maraming salamat po. Pupunta po ako sa inyo, sir. Alright. Maraming salamat po, Mang Junicio Ablona. Magandang umaga po. Opo, sir.